Magandang araw po sa ating lahat. Muli ako ang inyong madiskarteng nanay. So ngayong araw, step by step ko sa inyong ituturo kung paano yung tamang technique para makuha yung malambot at hindi babaksak ang inyong chiffon cake. So dito napakasimple lang ng sangkap na kailangan natin. At kita nyo naman napaka-flappy, napaka-jiggle at napakasarap nito. Kaya huwag na natin patagalin. Umpisahan na po natin. Okay, so eto na, no? Ito yung mga kumpleto nating sangkap na ating gagamitin sa paggawa ng ating chiffon cake. Una, meron tayong 3/4 cup ng white sugar, puting asukal kasi classic chiffon cake yung ating gagawin. Then meron tayo rito ng half teaspoon ng salt, mas maganda pino para mabilis matunaw. Then meron tayong 1 1/2 cup ng tubig, 1 teaspoon ng baking powder. Then, meron tayong half cup ng coconut oil, palm oil, canola oil, kung anong gusto nyong itry. Ayan, meron tayo half cup yung sukat niyan. Then, meron tayong 2 cups ng cake flour. At meron din tayong 7 pieces ng large egg yolks. Ayan. Then, para matanggal yung lansa, hindi maanggo, or yung para may nalalasahan tayong itlog sa ating chiffon cake, ang ating sikreto, gagamit tayo ng ating flavorade na orange flavor. So, ayan. So, maglalagay lang tayo dito ng mga at least 1 tablespoon ng ating orange flavorade. So, simple lang, paghahalu-haluin lang natin yung mga sangkap na pinakita ko sa inyo. Ang una nating ilalagay ay yung ating 3/4 cup ng white sugar. Then, isusunod natin tong 7 pieces ng large egg yolks. Kasi marami daw ang hindi makuha ng tama ang pagluluto o pagbibake ng ating chiffon cake. Alam niyo po ba, napakadali lang nito. Ang kailangan niyo lang tandaan is yung mga hindi dapat gawin at dapat gawin. Then kapag nalagay na natin, mix lang natin yan. So, paghahaluin lang muna natin yung ating egg yolk at sugar. So, mix lang natin. Then, kapag na-mix na, ayan, napakadali lang nito. Ilalagay na natin yung salt. So, para hindi po nakaka-umay, balance yung ating oil. Ayan. So, habang pinapanood nyo to, alam nyo, para kayong nanonood na rin ng actual demo. Kasi dito, nakatutok pa yung camera. Then, yung ating 1 teaspoon ng baking powder. Mix lang ulit natin. Okay. Ngayon, kung gusto nyo is mas level up, medyo nakakaluwag-luwag tayo, gusto natin mas masarap, you can add evaporated milk, pwede rin ang fresh milk. Papalitan nyo lang yung ating tubig. Halimbawa, itong tubig natin, hatiin nyo lang sa dalawang hati. Kalahati ay evaporated milk, then kalahati ay tubig. So, kung gusto nyo mas malasa. Pero dito sa recipe natin, promise ko sa inyo, hindi nyo mararamdaman na tinipid kasi napakasarap niya. Then, maglalagay na tayo ng ating, ito yung ating orange flavor. 1 tablespoon, then mix. At kapag na-mix na natin dito, dahan-dahan na natin ilalagay yung ating cake flour. So, wag nyo kagad lahatin. Hatiin sa dalawa. Yan. Then, mix lang natin. Kailangan wala tayong makikitang buo-buo na harina. Then, lagay na natin lahat. Okay. So, mix lang natin. Nang ganyan hanggang sa maging smooth po yung texture ng ating butter. Pwede nyong ganyanin para mas mahalo natin ng maayos. Or pwede rin kayong gumamit ng salaan. So, sa paggamit ng salaan, dun kasi mas mapapabilis yung
paghalo natin. Pero kung sanay naman na kayo, kahit ito lang, ayan, ganyan lang yung kamay. Then, mix lang natin. Makukuha din natin yung tamang smooth ng ating butter. Okay? Ayan, so okay na. Ngayon, tayo naman ay gagawa ng ating merang or ng ating merengue. So dito, napakadali lang. At ang kailangan lang natin ay tatlong sangkap. Meron tayo dito ng 7 na egg whites. Ito yung egg whites ng ating egg yolks na ginamit kanina. Then, maglalagay lang tayo ng 1/4 teaspoon ng cream of tartar. Ngayon, kung wala kayong cream of tartar, simple lang yan. Pahiran nyo lang ng suka. 1 teaspoon yung inyong gagamiting mixing bowl. So, tandaan po, ang kailangan nating iwasan is kailangan hindi basa ng tubig yung ating gagamiting mixing bowl. At kailangan po, yung ating mga mixer, ayan, kailangan hindi rin po yan basa. So, kailangan din iwasan din natin yung ating egg whites na mahaluan ng kahit konting egg yolks. So, ayun yung magiging dahilan para po hindi tayo makabuo ng ating merengue. So, dito gagamit tayo ng stand mixer. Pwede kayong gumamit ng hand mixer kung wala kayong stand mixer. Basta kaya niya yung pinaka-speed ng paghalo kasi nang kailangan natin para mag-double or mag-volume talaga yung ating merengue. So, isasalang na natin to dito sa ating stand mixer. Ayan. Okay. Then, meron tayong nakaready rito. Papakita ko sa inyo. Ito yung ating white sugar, 3/4 cup. Then, ang gagawin muna natin, dahan-dahan natin yan ilalagay dito. Kapag nakita na po natin na nagbabubble na o yung nag-start na siyang pumuti yung ating egg whites. So, start na tayo. At once po na makita ninyo na nagbubble na or nag-start nang pumuputi yung ating egg whites, ay dahan-dahan na po natin ilalagay yung ating 3/4 cup na white sugar. At dito ay continue lamang yung ating pagbibit into high speed hanggang sa ma-achieve natin yung steep peak na kailangan natin para sa ating merengue. Ngayon, eto na yung kailangan natin na ma-achieve yung steep peak yung ating merengue. Ayan. So, kailangan ganito po ka-stable yung ating merengue. Kita ninyo? So, dito pwede na natin itong tanggalin. Okay. Para paghahaluin na natin yung ating butter at itong ating merengue. So, ito na yung ating cake butter. Napakadali lang. Huwag po natin ilalagay lahat. So, mas mainam na hatiin natin sa tatlo o dalawa. Para mahalo po natin ng mas maayos. Okay. Tapos, mix lang natin ng papold, pa ganyan. Huwag niyo pong bibilisan ng paghalo. Isa rin po yun sa dahilan para bumagsak yung air ng ating merengue. Kailangan yung paghalo po, dahan-dahan. Kumbaga, huwag niyo pong mamadaliin. So, hindi tayo kailangan dito nagmamadali. Kasi ang kailangan dito po ay mahaba yung pasyensya mo. Ayan. So, kapag nahalo na yung unang nilagay natin na merang, saka natin ibuhos lahat. So, dito sa recipe na tinuturo ko sa inyo, yung mga nagre-request ng paano gumawa ng chocolate flavor, paano gumawa ng ube, ang gagawin nyo lang po, napakadali lang. Yung ating ginamit na orange flavorade, palitan nyo ng ube flavorade, mocha flavorade.
strawberry flavor. So, meron na kayong iba't ibang flavor ng inyong chiffon cake. So, easy lang po. Hindi kayo mahihirapan na aralin to. Then, para makagawa kayo ng mas marami, i-double size nyo lang itong recipe na tinuturo ko sa inyo. So, mix ulit natin. Pa-fold. Para nahalo natin ng dahan-dahan. Kasi kapag bumagsak po yung ating merengue, dun po nagkakameron ng problema na nagkakameron ng parang hindi pantay, malambot sa ibabaw, matigas sa ilalim. Kasi hindi po nahalo ng maayos. Kumbaga yung inyong cake batter, angat niyo po sa taas para po makasipsip siya ng ating merengue. Ganyan lang. Ayan. O, diba? So, napakadali na. So, dito, pwede na natin tong ilagay sa ating mga pan na paggagamitan. So, pwede sa 8x3. Pwede rin po sa mga cupcake liner. Ayan. Ganyan. So, naka-ready na yung aking gagamiting pan. Ang gamit ko po ay 12x3. Ayan. Then, binalutan ko lamang or nilagyan ko lang ng ito yung brown paper na ginagamit sa mga bakery o yung parang pambalot ng pandesal. Or pwede kayong gumamit ng parchment paper. So, naglalagay tayo ng ganito para at least mabilis natin matanggal. Or kung wala naman kayong ganito, pwede nyo naman yan lagyan ng flour, then oil para hindi dumikit yung inyong chiffon cake. So, napakasimple lang. Dapat naka-preheat na rin yung inyong oven para po mas maganda po yung pagkakaluto. Huwag natin isasalang ng, kumbaga, ang tawag dito, sinasabay natin sa pag-init ng ating oven yung ating cake. So, mas mainam na kailangan naka-preheat yung ating oven kapag ating i-bake. So, ganyan lang. Saktong-sakto lang itong ating recipe na to para sa ating round pan na 12x3. Yan. Then, spread lang natin ng ganyan. Tapos, ang gagawin natin ay itataktak natin to ng 3 beses. So, itap lang natin ng 3 beses para matanggal yung hangin or butas-butas para maiwasan po natin yun. Tapos, gamit lang tayo ng tinidor. Ayan. Then, ilagay na natin to sa ating oven na preheated ng 150 Celsius ang init. Ibibake natin to ng mga at least 45 to 55 minutes. Depende po yan sa oven na inyong ginagamit. So, pwede natin tong ilagay sa isang tray na may water bath para po malambot yung palibot ng ating chiffon cake. So, lagyan na natin sa ating oven. Ngayon, mga manay, so kung mapapansin ninyo, no, pinatong ko yung ating cake na ibibake sa isang tray kung saan naglalagay din ako ng tubig na warm water yung aking nilagay at kalahati ng tray na tubig yung aking nilagay hanggang sa maluto na po ito. Then, dahil nakapag-preheat na tayo ng ating oven, ilalagay ko siya sa taas. Then, sa gitna siyang parte ko siya ilalagay para hindi po mabigla at masunog kagad. So, dito hahayaan lang po natin yan at balikan po natin yan makalipas ang 40 to 55 minutes. Ngayon, mga manay, so pwede na natin itong hanguin, itong ating binake na chiffon cake. So, binake ko siya ng 55 minutes. Nag-alarm po talaga ako para sure na hindi ako lalagpas sa oras. At kita nyo naman, saktong-sakto yung pagkakabake natin. Then, yung ating tubig na nilagay ay natuyo na. So, hindi nyo na po yan kailangan pang lagyan pa ng tubig once na natuyo na yung tubig sa inyong tray na pinagpapatungan. Then, hinawakan king gitna. Yan, hindi na siya yung basa. Tapos, yung amoy niya talaga malalaman niyo noon kapag malapit na talagang maluto. So, ayan. Dahil okay na, ilalagay na muna natin to sa ating tray kung saan natin siya ililipat para matanggal natin yung nakabalot na paper na nilagay natin. Then, tatanggalin natin dahan-dahan.
Ayan. Wow! Kita nyo na kagad, oh. Natanggal na ng kusa yung kanyang parchment paper sa ibabaw. Then, syempre, tanggalin na rin natin yung nasa gilid. Ayan, kita nyo. Napakalambot ng ating cake. Wow! So, ayan na mga manay. Dahil mainit-init pa to, mamaya na natin i-slice. Pero nakita nyo, napaka-lambot. Ayan. Nagjijigal talaga siya. Then, ganyan nga sinabi ko, kung gusto nyo ng iba't ibang flavor, palitan nyo lang yung nilagay natin na orange flavor. Pwede nyo palitan nyo ng ube. So, depende sa inyo kung gaano katingkad or ka-powerful yung flavor na gusto nyo. Pwede nyo palitan ng strawberry, mocha. So, i-rest lang muna natin yan bago natin i-slice. Pero, kita nyo naman, paikot. Ayan. Kung gaano kaganda, hindi bumagsak yung ating cake. At the same time, saktong-sakto yung pagkaka-bake natin. Again, tandaan lamang po yung mga dapat natin na hindi dapat gawin. No? So, mas mainam na aralin natin. At eto na nga mga manay, dilipat na natin siya, binaligtad na. At ipapakita ko sa inyo kung gaano siya kajigil. Ayan o. So, warm pa yung ating chiffon cake. Yan, dahil kalalabas lang sa ating oven. So, again, yung mga dapat at hindi dapat gawin. Number one, kailangan wag natin buksan ng buksan yung ating oven kapag tayo ay nagbibake ng ating chiffon cake, no? So, habang tayo ay nagsasalita ng mga dapat gawin at hindi dapat i-slice din natin. So, wag nyong bubuksan ng bubuksan. Huwag kayong parang check ng check. So, make sure din po na ang ating oven ay naka-standby talaga yung init. So, hindi dapat pabago-bago. Then, kailangan din po, ayan, ikot lang natin. Kailangan, make sure natin na malagyan natin ng water bath kung gusto ninyo na ganito yung kalalabasan niya. Yung white yung paikot ng ating cake. So, lagyan nyo ng tubig, yung inyong tray, at maglagay din kayo syempre ng ating, tawag dito, yung ating paper. So, brown paper, pwede rin kayong gumamit ng parchment paper. Yan, nasa inyo. Sabi, ang lambot na ito, mga manay. Oh. Nakita nyo siya kung gaano ka talagang soft, then fluffy. Ayan, oh. Jiggle-jiggle talaga. So, alam ko magugustuhan din to ng inyong mga customer kasi yung ating recipe, napaka-simple lang. Then, napaka-sarap. Ayan. So, madali nyo lang itong masusundan. Basta, yung procedure natin ay sundan nyo lang na maigi. Huwag i-overmix. Dahan-dahan ang paghalo ng merengue sa ating cake batter. So, ang pag-check po ng ating chiffon cake, dapat nasa 50 to 80% na po ng baking time. So, nabake po natin siya ng 55 minutes. So, make sure po natin na i-check natin siya mga 40 minutes na binibake na po natin. Tapos, depende po yun sa round pan na gagamitin natin, ha, yung ating pag-check. So, kung maliliit po na pan yung ating gagamitin, example, mga llanera, ayan, mga baking pan na 8x3, nabibake lang po yan ng at least 25 minutes. So, depende po talaga sa laki ng oven, ng pan na ating ginagamit. So, habang lumalaki yung pan, kumakapal yung ating nilalagay na cake butter, mas matagal po yung baking time. So, muli ako ang inyong madiskarting nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood. At sana itong aking recipe ay nakatulong sa inyo, lalo na sa mga madalas magtanong, manay, ano ba yung dapat gawin para makuha ko ng tama yung pagbibake ng chiffon cake. So, dito sa ating easy recipe, napakasulit, napakasimple lang ng sangkap na pinakita ko sa inyo at may kita nyo kung gaano ka-soft at kalambot, ka-bouncy, ayan, ka-bouncy, ayan, yung ating cake. So, maraming salamat po sa inyong panonood. Ayun o. Diba, ang ganda? Parang ayoko siyang kainin. Alam mo,
sponge cake. Mm. So, pwede nyo lagyan nyo ng iba't ibang flavor na nais ninyo. Maraming maraming salamat po at sa mga nagustuhan itong aking recipe. Please don't forget to subscribe at i-hit nyo na rin po yung notification bell ha para updated po kayo sa mga bagong uploads dito sa aking kusina. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod at maraming maraming salamat po sa inyong pag-support sa aking YouTube channel. Ako po muli ang inyong maliskating nanay. Paalam!